What's up guys? Donshi Vinci here. In this vlog, bibigyan ko lang kayo ng ride impression using MT Revenge 2. So guys, yun nga no, in this vlog, meron tayong tatlong category. Design, performance, and yung overall na masasabi ko sa helmet na to. Pag-usapan muna natin yung design. Ang papansin nyo, yung shape kasi ng helmet niya, in my humble opinion, more on sporty side siya. Kasi, papansin nyo yung angles, tapos yung integrated spoiler, and then yung pagkakadesign sa kanya, eh, para siyang laging nasa tuck-in position, kumbaga, like nakayuko or yun nga nakatakin tulad ng mga nasa MotoGP. And then meron din siyang DOT certified at the same time ECE. Ibig sabihin na ito, pati yung sa international standard is pasado tong helmet na to. Ang isa pang nagustuhan dito sa MT helmet guys is yung pagkakadesign sa foam niya. Laser etch to, kumbaga tulad nga na sinabi ni Sir Stack, papasok ko na lang yung sinabi niya. Ang ibig sabihin niyan ay yung fitting ng pads inside the helmet ay mas maigi ang salpak at hindi lukutin. This is cutting according to the inner specs ng helmet. Yeah, sinabi ni Sir Stack. Shoutout Maki na. Sobrang ganda na pagkakagawa sa foams or sa pads kasi nga acto talaga sa ulo mo. Meron hindi lang siya plain looking na paddings, mapapansin niyo, talagang meron siyang parang design talaga. Bibigyan ko ng 4 out of 5 ang score nitong MT helmet. 4 out of 5 kasi kung mapapansin nyo yung kulay, actually sa kanila red to, pero para sa akin para siyang orange. Mas maganda sana kung talagang sinolid red na nila, pero yun lang naman yung opinion ko. Total, hindi naman lahat is katulad ng isipan natin na kumbaga beauty is in the eye of the beholder, ika nga nila. But yun nga, sana sinolid red na nila. Now, when it comes to performance, guys, mag-insert ako ng video na kung saan suits ko yung helmet at the same time, bumabihaya ako. Ito yung video. So guys, ito naman yung impression ko with this helmet, itong MT Revenge. Unang suit ko nito, guys. Actually, una ko na-feel nung nasuot ko tong helmet na to, sobrang comfy niya sa ulo. Una, snug fit siya. Then after a while, kapag nag-break-in na sa ulo mo yung helmet or nag-adjust na sa iyo yung paddings ng helmet, sobrang comfortable na niya. Kasi magaan lang yung helmet. At the same time, parang yung paddings niya nakayakap sa pisngi mo, nakayakap sa leeg mo. Kaya for me, sobrang nakaka-feel ako ng safety talaga. Na feeling ko, if ever man na sumemplang tayo, wag naman sana, is safe ako sa helmet na to. Ang isa ko pa napansin guys, after riding for almost 100 kilometers na rin, hindi man lang ako naka-feel ng kahit anong strain sa ulo ko. Usually kasi kapag may mga helmet ako nagagamit, nakaka-feel ako minsan ng sakit ng leeg, sakit ng batok, sakit sa tenga. Pero dito sa MT Revenge, wala ako na-feel ni isa. When it comes naman sa fogging ng lens, guys, eto, since ang lens nito is pinlock ready na rin, hindi rin siya ganun kabilis mag-fog. Since nung kanina, nung paalis pa lang ako ng bahay, hingal ako ng hingal. Wala siyang ka-fog-fog kung tutusin. Unlike sa iba kong nagamit na helmet na konting sarado lang ng lens, is nagfa-fog na agad. Whereas itong si MT Revenge, wala ako na experience. Or kung meron man, ang bilis mawala. At the same time, hindi siya talaga yung tipong maglalabo yung paningin mo. Kaya for me guys, isa to sa the best na nasuot kong helmet, no? Kasi snug-fit talaga siya sa ulo ko, secure siya sa ulo ko, ang gaan sa ulo, at the same time, hindi ako naka-feel ng kahit anong strain man lang sa ulo ko. Now let's talk about wind noise guys.
Sa windows kasi ng empty helmet, may mga times na may maririnig kang wind noise. Pero hindi siya katulad ng ibang helmet na sobrang nakakairita. Ito, in my humble opinion, tolerable. Tolerable ang wind noise niya, especially kapag tumatakbo na ako ng mga 60 kph, 80 kph. Medyo lumalakas na siya, pero hindi naman siya nakakairita. Unlike sa iba na talagang may sipol kang maririnig, eto literal na hangin. Yung iba sipol. Kaya for me, kung hindi ka naman maarte pagdating sa wind noise ng helmet, good sa itong MT Revenge 2. Siguro ang isa ko lang mako-complain guys is nitpick lang naman to, hindi siya dual visor guys. Mas maganda sana kung dual visor to, kasi may mga times na kapag nasa traffic ako, inaangat ko tong lens, tapos binababa ko yung dual visor or yung inner visor para kahit papano may hangin na pumasok sa ulo ko. Kaya kung tataas ko to, yung lens, walang inner visor, may mga times na parang nakakasiyaw sa mata kapag sobrang tirik ng araw. Tapos kapag may mga alikabok, instead na ma-deflect ng inner visor yung mga alikabok, pumapasok sa mata ko. Pero yun nga, nitpick lang naman. Hindi naman totally na deal breaker siya para sa akin. Kasi kung gagamitin ko naman talaga siya sa mga, yan, sa mga long rides, sa mga ganito, mga leisure rides, okay na okay siya. Kaya for me guys, goods tong MT Revenge 2. Sobrang ganda ng fitment sa ulo ko. Sobrang gaan. Wala akong na-feel na kahit anong strain man lang. And yun, nakaka-feel ako ng secure. Secure talaga yung ulo ko sa helmet na to. So ayan guys, nakita nyo naman yung impression ko mismo sa helmet habang buong biyahe. So overall, okay naman siya talaga. Pero ang minaka-complain ko lang is yung dual visor. Kasi wala pa siyang dual visor, no? But ang laking tulong din naman ng laking mechanism niya. Since pwede mo naman siyang pindutin ng ganyan, at the same time, meron siyang konting awang dyan na pwedeng pasukan ng hangin. Usually kasi kapag ako bumabiyahe ako, like city driving or ma-traffic na todo init talaga, tinataas ko yung visor, at the same time, binababa ko yung dual visor ng helmet ko. Pero since wala siyang dual visor, laking tulong din ng konting ganyan lang na may awang siya. At the same time, meron pa rin hangin na papasok. Kaya okay din naman siya kung walang dual visor, but still, additional sana kung merong dual visor. Para pagdating sa mga kailangan talaga na itaas yung visor is meron kang kahit papano extra protection sa mata. At the same time, lahat ng hangin, kung init na init ka na talaga, papasok talaga sa ulo mo. But yun nga, sana nga lang meron siyang additional na secondary or dual visor. So here's my final verdict guys. For its price na 4,995, hindi ka na rin talo kasi yun nga, DOT certified, ECE certified. At the same time, ginagamit din tong MT helmet sa racing, especially sa international. And kung alam nyo naman, merong ginawang article, yung isang website, na isa si MT helmet sa safest helmet guys. Nandyan, ka-match niya yung iba pang brand na nasa international level din na helmet. Halos on par din si MT helmet sa kanila. Kaya for its price na 4,995, di ka na talaga talo sa helmet na to. Same time yan, sobrang gaan. Kita nyo na. At the same time, ang ganda ng graphics. Hindi masakit sa ulo, hindi nakakangamit sa ulo. Sobrang very very comfortable ng helmet na to. Kaya yes, recommended ko ang helmet na to. MT Revenge 2. So yun guys, mabilis ang vlog lang. Papasalamat ako sa MT Philippines and Spider Philippines for this helmet, no? Yun, kung interested kayo na mga ganitong klaseng helmet, pwede kayo order sa amin. Nandiyan sa description box yung link ng Shopee shop namin. At the same time, ayan, shoutout ko na rin Adriatico Clothing. Ayan, jersey ko, baka naman. So ayan, mabilis ang ride impression lang guys. So maraming salamat sa pag-like, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Pahintay na lang mga susunod ko na vlog. So yun, don't know drill, ride safe. Peace out. Sina? Ay, teka lang. Salamat nga pala kay girlfriend ko si Casey niya. Shout out daw si Casey. Love you. Pinin.